My life before and after Amazon selling. Simulan muna natin sa before. I was a BPO agent from different companies. Paiba-iba, hehe. That was way back from 2009 to 2015. Hagardo versosa ang lola nyo dahil sa everyday commute. Maagang gumigising dahil sa 8 to 5 hour office job na dapat 6 a.m. pa lang nasa jeep na ako. Uuwing tulog na ang mga anak, sad life. 2014, nalaman ko ang mundo ng freelancing and landed a client via Upwork as a part-timer. Oddest pa nun. Client decided to hire me as their full-time VA in 2015. Ayun, at nakawala na din ako sa daily commute. Lagi ko nang nakakasama ang mga anak ko. That time, nag-join na rin ako sa mga different freelancing FB groups. And one time in July of 2018, I've read Lish post about Amazon selling. I've got an interest into it kasi naghahanap din talaga ako before ng business na online lang, yung hindi na ako lalabas pa ng bahay, yung hindi ko mapapabayaan yung freelancing career ko. I got amazed sa life story ni Ms. Lish Aquino. Sabi ko dati, kaya niya, siguro, kaya ko din na, no? So, eto na nga mga besh, totoo na nga mga sabi-sabi mga mare. I'm enjoying my life as an Amazon seller. First time to experience na makahawak ng ganong kalaking pera, every 15 days, Amazon sales fail. I enrolled in Lish course in July 2018, and nakabili na din kami ni Javi ng sarili naming bahay in 2020. Yay! Hindi na kami lipat ng uupahan ng titirhan. Woohoo! Nakumpleto ko na din bilhin appliances sa bahay. Basta ang saya-saya sa pakiramdam. Thankful ako na hindi ko in-skip before yung post ni Lish, so hindi din nag-skip sa akin yung chance na maranasan yung ganito. I'm always thankful and grateful sa Amazon Nation PH. Love lots, Prazi.